Good day everybody. Dito tayo ngayon sa Tagaytay. Dito tayo maghanap ng campsite kung saan pwede tayo mag-camp, cook and capture ng mga photos. Hanap din ng magandang lugar na kung saan pwede tayong overnight and tara. Ganda naman yung panahon eh. Baka naman yung makakainin natin, so yan tayo, yan tayo bumili. Okay, may sirloin or tenderloin? Opo, yan, meron pong tenderloin. Magkano kilo? 500 na lang po. Gusto nyo, porterhouse. Tenderloin lang, ano lang. Hindi naman masyadong maliit ah. Yan, kaya lang, yan, yan. Pwede yan, bitsang pikaw. Yan ang ginagawa siyang pikaw eh. Bitsa naman yung ilang. So yun, nakabilihan tayo ng baka. Sirloin na yung cut ng baka. So gawin natin yung dark beer beef stew. Haluan natin siya ng dark beer mamaya. Wala pa naman. Saan pwede bang mag-camp na? Pagpunta nyo po dun sa may naglalakad na yan. Dalat nyo pa po kayo. Tapos makikita nyo naman po agad yung campsite. Okay. Hanap na lang po kayo ng spot. Okay. Hindi siya pwedeng pasokan ng sasakyan? Sa parking? Pag may space, pwede naman. Pwede naman. Sa tabi. Kumbaga pwedeng tabi. Sige. Thank you. Okay. Guys, nandito na tayo sa Halmado. Halmado campsite. Dito tayo mag-explore. So yung iba nakapag-tent na rito, yung iba pa uwi na yata or overnight din sila. Ayan, dito tayo. Ano tayong pwesto ngayon? Siguro okay na dito. Yung pa dito nag-car camping din. Oh. Tapos dito yung iba. Okay na siguro dito. Dito na tayo. Tabi. Ano tayo magandang besta pa. Ayan. So dyan tayo nag-park. So, mga nag-campa dun. Camp dyan. So yung tent na to. Dito natin yung setup. Sa tabi. Then doon tayo magsisetup ng lutuan. Then dito tayo magsisetup ng ihaw. Okay, so ito, setup na natin itong tent. Ayan, so compare nyo naman. Ayan, sa tent na yan. Sa tent dyan. So, ayan na yan. Dyan na tayo magsetup. Okay, so okay na yung setup natin. Ito na yung lutuan, mamaya dyan tayo magluto and then dyan tayo prepare, shoot. Okay. Okay, pwede na natin simulan to. Magluto na tayo at hapon na. Kailangan magluto na tayo kasi medyo natatagalan tayo at papalambutin pa natin itong baka. Irurutos natin yung stew niya hanggang sa lumambot siya. So tara. Simulan na natin to. Tsambahan natin to. Tingnan natin kung anong magiging lasa nito. First time kong gagawin to at first time ko rin magluluto sa labas. Out of comfort zone. So, tingnan natin kung ma-achieve natin to. Tsambahan natin to. Let's go. Yan. So, ito na yung baka natin. Kitang-kita nyo. Kinakat ko na sa kanila ng cubes. So, gagawin natin SNP lang. So, medyo ganda natin ng SNP
nagamit ko yung rock salt dito. Tapos na ito, nagyan natin ng konting nor seasoning. Yung kailangan makakot lang siya para magkalasa. Lagyan din natin ng harina. Inaluin lang natin. Hindi lang ako yung tao dito, mayroon pa iba kaya medyo marinig kayo mga music, mga nagsasalita sa paligid. Pero okay lang yan, para chill lang. Kaya nga, nasa kalmado sila eh, para maging chill lang din sila. Okay, so ito lang yung ingredients natin. Bawang, sibuyas, carrots, bell pepper, and spring onion. Kung meron kayong celery, kung ako, yan lang yung meron. Pero yan lang talaga yung kailangan natin. So, seal natin muna yung baka. Lagyan natin konting mantika. Ayan, lagyan natin ang butter. Lagyan natin yung baka. Mamaya, lipat natin sa ihaw. Kasi kukulangin tayo ng butane. Sa dami na ito. Ay, sa tagal natin lulukuin pala ito. Seal lang natin. Ay! Nilipad buto. Baka tumubo yan dito. Aabot kaya tayo sa oras. Aabot din kaya tayo dito sa gas. Kailangan ko nang padigasin yung uling. Doon na tayo. Ikot muna natin to. Yun, may yard na siya, kabila. Another 5 to 8 minutes. So, first time natin gagawin magluto sa labas. Magka-camp sa labas. Okay, so I think okay na siya. Pwede na natin haluin. Tandaan nyo, hindi naman nyo kailangan prituhin. So, okay na yan. Susunod natin yung pag-igisa. So, sibuyas, bawang, lakas ang hangin, carrots naman, actually pwede nyo nalagay lahat yan. Ginigisa nyo yan, gusto nyo na yung cerveza negra, so buwas nyo na yan. Lahati lang muna. Hintayin nyo kumulo. Kuluin lang ang konti. Okay, so yan. Kumukulo na siya. Pwede natin ibalik tong baka natin. Diyan. Sama nyo na rin yung juice niya. Sobrang lakas ng hangin talaga rito. So, ayan siya guys. Kumukulo-kulo. Salinan na ulit natin yan ng cerveza negra. Sana mag-focus. Uy. Ito to. Ayan. Ayan. So, meron pa siyang 1/4 para mamaya ulit. Ito dito. Yan. Ang problema natin. Walang takip. Ano pang tatakip natin dito? Wala tayong foil. Ay. Atin natin. Gawa natin paraan. O yan. Ayun ang nagawa kong paraan. Paper bag. So habang iniwan natin yan dyan, pinapalambot, pinapakuluan, Harap tayo ng spot dito na masushutan. Ngayon, balikan natin siya siguro mga 3 hours, 4 hours. So, time check tayo, 2:30. So, 2, 3, 4, 5, 5:30. Tingnan natin kung okay na yung lambot. Kasi kailangan natin siya makuhanan din para pang IG natin. Kung bago lang kayo sa channel ko, follow me sa IG, Digital Bob.
dito, basta saan man dyan, at Digital Bob. Gutom na ako. Umaya pa tayo makakain. Hanap tayo ang pagkain muna. So, yung nakita ko, may daging dog. So, wala stress na may dagong dumating. Tapos sila doon sa baba, sila magkakamp. Malilim na kasi doon. Habang tinapin yung lumambot ko, kaya ako yung araw para mag-shoot. Sana may makuha tayo mag-shoot na shot mamaya. At makatulog tayo maayos. Buta lahat. Masap yung niluto natin. Makasamba sana tayo. Makatamba sana tayo. Okay, so medyo tuyo-tuyo na siya. Sundagan na natin yung 1/4 na yung 1/4 na cerveza negra. Na lang natin ulit for another 2 hours. Okay, so after 2:30, 4 o'clock na ngayon, 2.5 hours. Ayan na siya. Okay, so time check, 5 o'clock na. At ito na itsura niya. Konti na lang. Pinakagal ko lang tayo kasi hindi naman masyadong malakas yung hangin. So 30 minutes na lang kasi 5:30 na, so 3-4 hours and not enough. I think 5 to 6 hours to. Eh kaso gagabi na. Pag talagang kailangan mag-extend siya dyan, extend natin siya. Okay, so 5:30 na. At mukhang okay naman na siya. So bago pa lumubog na tuluyan yung araw at wala na tayong liwanag, ating antakin na to. Okay, so off fire, lagyan ng water and i-melt lang. At this point kasi medyo nasiraan na ako ng audio. Sira na yung mic. And ngayon pinapakita ko na lang kung ano yung additional ilalagay nyo sa beef stew. Yun, yung spring onion and toasted garlic. Ngayon, hindi ko na rin siya may dadab kung ano yung sinasabi ko kasi na hindi ko na alam kung ano yung sinasabi ko dyan. So, yung beer, siyempre, kailangan natin malaman kung totoong beer nga yung nilagay natin. So, totoo naman siya. And, yung tinikman natin itong beef stew with dark beer, okay naman. Medyo, hindi mo malalasahan talaga rin yung beer. Pero meron siyang kakaibang tamis na I think galing dun sa beer din. At yung beef, medyo ano naman siya, lumambot. Hindi siya ganun palambot na lambot na yung expect ko. Pero edible naman. Kain naman siya. Yan lang yung kinain ko sa buong gabi. Wala nang iba. Nabusog naman ako. And mabigat naman yan siya sa stand. Tapos, ayun. Itong part na to, yung baka na napakita ko kung gano'n siya kalambot. Parang hindi siya fork tender pa. Pero pwede naman, kaya naman yung kainin. Kung nagustuhan niyo yung episode na to, kung nagustuhan niyo yung vlog natin, don't forget to like, subscribe sa mga bago lang sa channel, and comment kung meron kayong ibang suggestions na gusto yung luto sa akin, pagawa sa akin, puntahan na campsite. And my name is Bob. As always, keep on cooking and rolling.